Magandang buhay mga kabuting-ting. Meron tayong gagawin dito na isang Oppo A5S. Ang problema nito, nabasa, nalaglag sa timba. Kapag ganito ang unit, kahit na anong unit, kahit anong cellphone, gadget, kapag nabasa, huwag nyo nang i-on pa or i-charge, sapagkat pag pinasukan ng tubig yung loob at chinarge nyo, mag-ground siya. Kaya unang gagawin natin, mas maganda dalhin nyo agad sa pinakamalapit na technician. Pacheck nyo agad para hindi lumalayo yung sira. Dito. Iaangat natin yung kanyang backover. Para makita natin ang sabi ng manong may-ari, hindi naman daw chinards nung nabasa. Yan ang maganda, dapat hindi chacharge kasi maaaring mag-ground yung board, yung mga pyesa. Ayan, dahan-dahan lang. Kapag ganyang matigas, lagyan nyo siya ng, itong ilalagay ko na to, yan, fluid dyan, fluid, para lumambot yung adhesive, dikit, ayan o, madali siyang matatanggal. Ngayon, ito yung fingerprint niya, itulak nyo lang siya. Kung gusto nyo, baklasin nyo rin sa ilalim. Pero kung hindi para hindi makaistorbo sa inyo, ayan o, andito yung flex nyan eh. Ayan o, silipin nyo lang. Ayan o. Ito. Tanggalin nyo siya dito. Ayan. Tabi nyo yung tornilyo. Tapos, chungkitin nyo. Yun. Tapos nyo siya iaangat. Yun. Ngayon magtatanggal tayo ng tornilyo. Ito buo. Yan. Simulan natin mga kabating-ting. Ikaw ay napadaan sa aking channel at napanood mo ang aking video, pwede kang mag-comment. Share mo na rin ang aking video para sa mapanood ng marami. Yan. Subscribe na rin sa aking YouTube channel para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Tatanggalin natin lahat siya kasi magbabaklas naman tayo ng side cover. Ba't maluwag siya? May maluwag. Maluwag yung mga tornilyo ba? Parang ayan. Hindi totoo yung babad-babad sa bigas. Pwede nang gamitin 5 araw, 3 araw. Matutuyo lang siya dahil mainit yung bigas, pero yung basa sa loob niya, yung moist, yung dumi, hindi pa rin matutuyo. Maganda niyan, mabuksan talaga para ma-dryer hot air. Yun ang tayong gan tumagal. Tagalin natin yung kanyang SIM tray. Siyempre, yan. Tapos, side cover dito.
lalim gamit ng teaser. Paikot. Yan mga kabuting tingo. Pagkasungkit nyo ng teaser, pwede nyo na siyang kukuhin kapag medyo mahaba at matigas yung inyong kuko. Yan. Paikot yan para makita nyo yung board. Ayan o. Ay, makalas-kalas na rin yung mga button palumaan. Ito yung sa battery. Angat nyo muna yan. Ayan o. Indicate na nabasa. May mga moist siya na natuyong tubig. Puti-puti. Parang asin-asin. Ayan o. Ayan. Ayan. Ngayon, ilinisin na rin natin yung kanyang charging port. Ayan o. Kasi sobrang dumi na. Ayan o. Kaya angat muna natin yan, tapos lilinisin natin. Kuha kayo ng ito, brass, malambot. Ayan. Plastic. Maganda to ay kalasin natin para malinis natin mabuti. Natin. Ngayon oh. Ito yung kanyang charging port. Ayan. Check nyo lang mabuti kung may tornilyo pag wala. Ayan. Dikit lang naman yan eh. Ayan o, tingnan nyo. Ayan o. Nabasa. Patunay na basa. Ayan o, may puti-puti. Ayan o. Ayan. Buti binuksan natin. Ayan pa o. Ayan o, dito. Ayan mga puti-puti na yan. Ngayon, pag maglilinis kayo nito, charging port, tanggalin nyo itong rubber na to. Babalik nyo rin yan eh. Ayan. Para malinis nyo mabuti. Dalawa yan. Isa sa head, sa jack nung, ay sa, nung headset. Ayan. Ngayon, linisin natin siya. Gamit ang electronic cleaner. Ayan. Ito, mabilis matuyo ito mga kabuting ting. Tapos natin siya iinitan gamit ang hot air. Yan, initan natin para matuyo. Initan na rin natin to speaker para kung binabasa yung loob. Yan. Yan, isusunod natin itong battery. Tanggalin muna natin. Angat nyo yung green na yan. Dahin nyo siya. Tapos kasama yung puti. Ito. Ngayon, kung mayroon kayong fluid, patakan nyo siya ng fluid dito sa gilid para madali siyang tanggalin. Ayan o.
para pagka hinila nyo madali siyang tanggalin. Kaya hawakan yung ganyan. Ayan ngayon, tanggalin nyo itong plastic na ito muna. Ayan. Ito yung sa LCD natin. Ayan. Ngayon, tanggalin natin itong board sapagkat lilinisin natin. Tanggalin nyo itong tornilyo na ito para maiangat nyo siya. Tapos sumpitin nyo. Ayan. Ito mayroon tape dito yan. Ayan o. Angat nyo lang itong mga tape na yan. Thermal tape yan. Cover niya yan eh. Tabi niyo lang. Maiangat na natin yan. Ayan o. Ayan. Ayan. Check natin. Angat niya na rin yan. Ito, huwag niyo kakalimutan hindi ikabit napagkat ito yung antenna cable niya sa wifi saka sa data. Tanggalin natin yung sa camera. Okay. Ngayon, iinita natin yan board. Lilinisin muna natin. Connection para yung malinis yung dumi. Tapos iinita natin siya gamit yung hot air. Yan. Pagka nainitan nyo ng ganyan, susunod naman natin i-check yung kanyang LCD. Ngayon, isunod natin itong LCD. Iinitan natin. Possible na sira nito alin sa dalawa, battery o kaya LCD. Pagka ganyang nabasa. At hindi i-chinards ha. Pero pagka chinards at basa yung loob ng board, nag-ground board yung maaaring masira. Ito, iinitan natin. Tingnan natin, i-check natin yung LCD kung may basa yung mga parts dito kasi yung mga pyesa nyan eh. Kaya nang kailangan ma-check natin. Kaya kailangan natin tanggalin yung kanyang LCD. Nainitan nyo na. Susunod. Dito. Ayan. Suot nyo yung curve. Ayan. Kailangan medyo maka-slide siya. Kasi pagka nainitan, lalambot siya. Ayan o. Ayan. Dito ingat kayo kasi mayroon sa speaker cover eh. Hanggang dito lang tayo. Ayan. Kabilaan yan. Ayan, ingat kayo dito. Ayan, ngayon na ibukas na naiangat na natin. Ayan, oh. Ayan. Check natin. Ayan, oh. Dito nyo.
Dito may mga puti-puti siya, oh. Ayan, oh, may mga puti-puti, oh. Dito sa gilid. Patunay na nabasa siya. Ayan. Ngayon, ito ang kailangan malinis natin. Ito. Sapagkat ingat nyo lang yan. Dahan-dahan lang. Dikit lang naman yung kung ano yan, eh. Ayan. Para malinis natin. Ayan. Lilinisin natin ulit siya ng para ayan. Kain na tayo, kain na. Kain na, kain na. Tapos natin siya iinitan. Para kung sakaling pinasok yung loob, eh tuyo. Ingat lang kayo, manipis yung sa flex ng ating LCD. Kung mapapansin nyo yung LCD na tingnan nyo, yung mga puti-puti na yun sa gilid, yan yung katunayan na nabasa siya. Maaring bumagsak to paharap. Ayan o, dito. Kaya maaring sira nito. Ayan o, yung kanyang LCD. Maaring mag-guhit-guhit o ayaw matats. Ngayon, i-trial muna natin bago natin siya dikit kung okay yung ating LCD pa. Pagka hindi, magpapalit na tayo ng LCD. Ayan. Yun na natin kakabit yung camera. Ayan. Try lang naman natin muna. Yun. Tapos kabit natin yung flex saka yung battery. Check natin kung okay pa siya. Bali, ang ginawa natin dito, linis muna. I-on natin. Ayan, buuin natin. Kubit natin yung camera. Tapos, testingin natin kung gagana. Ayan, nabuo na natin. Ayan, i-on natin. Ayan o, magbabibrate lang siya na display. Sabihin LCD. May charge natin. Ayan. Charge natin. Ayan, nagbibrate lang siya. Pero walang display. Ayan o. Kung nakikita nyo, ito yung charger na yun, kulay green. Ito siya. Ayan o. Ayan o. Nag-charge siya, ibig sabihin. Pero wala siyang display dito. Kaya ang gagawin natin, papalit na lang tayo ng LCD.